Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa Munting Hardiness Sir Mio Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan ng taong 2023. And for today's update guys, is gusto kong ibahagi ang aking napakagandang mother plant ng isa sa mga variety cultivar at type ng aglonema. Sa mga aglonema lovers, tiyak na alam nyo ito. Isa sa pinakapayak at simpleng halaman na tinatawag na aglonema snow white. Kitang kita po ang kanyang maningning na postura. Ito po siya. Bakit nga ba hindi nawawala ang ganitong halaman taon-taon? Dahil sa kanilang tungkulin sa paglilinis ng mga carbon monoxide, carbon dioxide, methane gases. Dahil kinoconvert po nila ang mga harmful chemical toxins kagaya nun sa isang napakalinis na hangin. Kung kaya naman, huwag na po kayong magpawala. Hindi po kayo magsisisi kapag meron po kayong ganitong halaman. Not only that guys, ang aglonema snow white din po ang nakapagbibigay daan, nakapagbibigay ng isang napaka makulay na espasyo sa inyong bahay, particularly sa mga blunt spaces, dahil kinoconvert po nila ang isang space na iyon sa isang buhay at maliwalas at kaaya-ayang ambience at environment. Napaparami po ang ganitong halaman sa pamamagitan po ng stem cutting. Pumili po tayo ng tangkay na may haba na 3 to 5 inches. At direkta po natin siyang ilalagay sa lupa na considered fast draining and absorbing. Ang pagdidilig po sa halaman na ito is isinasagawa every 3 to 5 days. At para mas lalong maraming anak, supling ang kanyang maibigay, katulad po neto, marami na po siyang babies sa kanyang pinaka mother plant. Dahil isa po sa mga sekreto ko is naglalagay po ako ng liquid fertilizer. Ang combination po nun, kung kakain po tayo ng mga prutas na saging yung pinagbalatan po, ay wag na wag po nating itapon, i-set aside. At yung mga basyon ng soft drinks, yung 1.5 liters po, lagyan po natin siya ng tubig at doon po natin ilubog. Ilalagay po natin sa loob ang mga banana peel at set aside for 5 days. At yung after 5 days po, yun po ang ginagawa kong pandilig sa aking mga halaman na napakabisa sa pagbibigay sa atin ng isang maningning, malusog at masaganang aglonema snow white. Saan ba dapat ilagay ang ganitong halaman? Ilagay po natin sa mismong harapan na pintuan para doon pa lamang po sa pintuan ay salang-salana ang mga negatibong enerhiya, negatibong vibrations, enerhiya na gustong pumasok sa ating bahay. Ilagay nyo din po siya sa living room para maging maaliwalas po ang ating sala na siyang nagtatanggal at nag-aalis ng mga harmful chemicals, particularly ng benzene, formaldehyde, toluene at benzene. Proven din po na mabis ang ganitong halaman sa pagtatanggal, pag-absorb ng harmful radiations na inilalabas ng ating mga gadgets, appliances. At tunay nga naman na napaka low tolerant, low maintenance, drought tolerant ang ganitong halaman. Kapansin-pansin po na may mga puting materyales po ang makikita natin sa kanyang tuktok na ibabaw ng lupa, dahil isa rin po sa mga bagay na dapat natin consider ay ang paglalagay ng abono sa ating halaman na ito every fourth week ng bawat buwan. Ang powderized eggshells po ay napakabisa sa pagtulong, nakapagbibigay daan para po mas lalong tumangkad, lumabas ang kanyang variegation, particularly kapag ang ating mga halaman ay considered variegated plants. At para mas marami pang suloy, supling ang kanyang maibigay, kapag may mga ganitong dahon po,
tanggalin po natin. Huwag na huwag din po tayong matatakot na i-prune ang ating mga halaman dahil yun po ang nakapagbibigay daan din po para mas lalong tumangkad at marami pang mga supling ang kanyang maibigay. Huwag na huwag po na tayong matatakot na tanggalin ito dahil ang mga parts na ganito is nalanta na po at hindi po ito nakakatulong. Hindi po sila nakapagbibigay daan para mas lalong maging masagana, malagong ating mga halaman. Those unhealthy parts na hindi na kailangan is tanggalin po natin siya. Pruning is best done in removing all parts that are not already healthy with our plants. Tanggalin po natin siya. Ibig sabihin po, natuyo na po ang kanyang dahon. Ayan. Nakakaganda din po ang pag-prune sa ating mga halaman dahil yun po ang nagsisilbing way din po para mapansin po ang ating mga halaman at sila rin po ang nakakatulong para mas lalong marami pang mga ugat ang maibigay at hindi po siya magiging soggy or leggy kapag ginawa po natin ang pruning. So dito guys is maglalagay po ako ng lupa na fast draining. Ang combination po ng lupa na kadalasang ginagamit ni Sir Mio Vlogs sa kanyang mga halaman po ay yung combination ng loam soil, garden soil, carbonized rice, alcohol peat, pumice at vermicast. At para mas lalong maging fertile ang ating mga halaman, yun po is maglalagay po tayo ng organic fertilizer kagaya ng sinabi ko. Kung magluluto po tayo ng mga putahe na may itlog, yung pinagbalatan po neto is wag na wag po nating itatapon, gagawin po natin siyang pulbos at yun po ang magsisilbing lupa sa ibabaw na yun po magsisilbing organic fertilizer na ilalagay sa tuktok na ibabaw ng ating lupa. At isa rin po sa panghuling dapat natin consider is wag na wag po natin siyang ilalagay sa direktang sikat ng araw para hindi po siya magkaroon ng splotches, mga puting marka sa kanyang gitnang dahon. Yun po ang tinatawag na sunburning. Hindi po iyon nakakaganda, nakakabuti sa ating halaman. At kapag labis po ang kanyang sun exposure na kuha or naranasan is magkakaroon po siya ng pangungulubot ng kanyang mga dahon. Yun po ang tinatawag na scorching of the leaves. At kapag labis po ang kanyang init na nakuha, magkakaroon din po siya ng kayumanggi or itim na gilid. Yun po ang tinatawag na dark or brown edges. Ang mga bagay na iyon, yung mga resulta na nakapagbibigay dulot para hindi na siya magkaroon ng magandang postura or kaanyuan. Kaya every week talagang naglalaan ako ng oras para ma-check kung ang kanya mga dahon ba ay tuyo, ang lupa din po ay tigang, at kung kailangan po siyang ilagay sa isang napakalaking espasyo, gawin po natin. Isa rin po yun sa nakapagbibigay dulot para mas marami pang anak ang kanyang maibigay. Ito siya guys. May tatlong anak po ang nakita ko sa kanyang mother plant. Aglonema lovers, labas. Nawa po ay nakakuha po kayo ng isang kaalaman na siyang makakatulong para sa ating mga halaman, particularly sa Aglonema Snow White, para mas lalong lumabas ang kanyang matingkad na katangian at postura. Isa rin po sa considered money maker ang halaman na ito, kaya hindi po kayo magsisisi kapag meron po kayong ganito sa inyong bahay ngayong 2023. Hanggang sa muli, isang mapagpalang umaga po ulit, na wise sa lahat ng bagay ang Diyos ay laging papurihan.